Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. This is just an example of sculptures. It is a form of artistic expression that involves modeling, sculpting or carving stones, wood or other materials. Kaya ako nabanggit ito dahil ang ating next guest is a self-taught sculptor and carpenter. Kasi his exposure to woodworking happened during his childhood days. He started his career in woodworking as vintage and antique furniture restorer as his hobby. And then he learned his symmetry of wood, joinery techniques, and fusion of old and modern woodworking designs. Kung kaya, tinawag din siyang wood inlay artist. Halika, samahan niyo akong kapanimin siya at padyakin natin ang kanyang lugar. Let's go! Nagkataon na taga rito sa siyudad ng Las Piñas ang ating bida. Di naman kalayuan ang kanilang tinitirhan mula rito. Kung kaya, madali para sa akin padyakin ito. Las Piñas is distinguished as one of Metro Manila's fastest growing communities. It is a fourth district of National Capital Region and located south of Metro Manila. It is a first-class urbanized city in the National Capital Region. It is known nationwide for its bamboo organ, jeepney factory in the Las Piñas Parañaque wetlands. Dahil sa sobrang init, pwede kong makasalubong si Satanas dito eh. Pero malapit na. Traits! Eto na ang ating bida! Ipinakikilala walang iba kundi si Yoji Varona de la Cruz! Saan lumaki si Kuya Gino? Dito sa Las Piñas. Pangilan ka sa mga kapatid? Ako ang panganay. Nung bata ako, basically, lumaki kasi ako. Akong panganay, akong inaasahan ng magulang ko dahil ang mga magulang ko is basically mga entrepreneur sila eh. So, dahil panganay ka, ikaw ang katulong talaga sa hanap buhay ng pamilya. So, maaga pa lang, sinanay ako ng tatay ko. Madaling araw, ginigising ako para tumulong dun sa slaughterhouse namin, sa Katayan. So, gigisingin ako ng madaling araw, teenager ako. Misan, syempre, alam ko, teenager, ang hirap eh. Pero, hindi ko alam, tinitrain na pala ako ng magulang ko para makita pa paano ang trabaho ng mga tao. So, at early age, age of 19, nagtayo na ako ng sarili kong negosyo. Bata pa lang ako. Pero diba sabi mo, siman yung tatay mo? Oo, siman ang tatay ko. Na nag-umpisa sang seaman, tapos syempre laging sa barko. Mula, hindi nga namin nakikita ang magulang ko, ang tatay ko eh. Minsan nagugulat na lang kami magkakapatid, sino ba tong lalaking to dumating sa bahay namin? Kasi hindi namin kilala eh. Minsan dalawang taon, nasa barko lang ang tatay ko, bihira umuwi. Isang taon, dalawang taon, tapos magugulat na lang, sino ba tong lalaking to? Parang stranger sa'yo namin. Stranger talaga ang tatay namin. So hanggang sa nag-decide siya na magninegosyo siya. So nagtayo siya ng meat shop, na maliit, hanggang sa lumaki yung meat shop niya. Hanggang sa nagsusupply na siya sa mga palengke. Ayun, ang ganda lang ang pagkaka-inlay niya dito sa table niya. Luma, pero nakikita mo yung gawa niya rito, yung mga obra niya. Sabi niya, na-experiment nila ito. So, ang tanong ko, Kuya Gino, paano napasok itong carpentry mo, sculpting, and wood inlay since nahihilig ka pala sa politika and social science? Interesting sagot. Ang carpentry kasi, na nag-umpisa yan nung nagninegosyo ako ng
interior construction. So kami yung nagde-develop ng nagpapaganda ng mga bahay ng mga gustong pagandahin ng bahay nila. So usually mga bare unit o kaya hindi nila kursonada yung gawa ng construction company. Pagagandahin namin na loob, papalitan namin ng tiles, lalagyan namin ng mga accent, wood, papalitan namin ng pinto, ayusin namin yung banyo. So lahat 'yon. Ang nangyayari kasi during yung early stage ko ng carpentry, ang hirap kumuha ng carpenter na alam mo yung populiduhin niya, yung gusto ng kliyente. So ang nangyayari, yung trabaho nila inaandan ko. O kaya inuulit ko, ako mismo ang gumagawa. Parang hindi ka satisfied. Kasi hindi satisfied. Yung mismong kliyente, hindi nagsasalita, umiiling lang, parang... May something na kulang. So, ang nangyayari, ako ang tumatrabaho. Mm-hmm. So, sa kakatrabaho ko ng kakatrabaho, nakikita ng mga kliyente na, marunong ka pala. Natutunan ko to sa tatay ko. Nung bata kasi ako, ang hobby ng tatay ko is basically carpentry. Siya ang gumawa ng pinto namin, siya ang gumawa ng mesa namin, mga upuan. So, nakikita ko yun, maliit pa lang ako. So natutunan ko yung mga technique na to sa tatay ko. Syempre, old school ang tatay ko eh. So yung old school ang natutunan ko. Tsaka mahilig talaga kaming mag-asawa, buong pamilya namin, mahilig talaga sa kahoy. Kahoy, oh. So speaking of kahoy, may mga na-prepare ka ng sketch dito na inlay. So para saan ito? At sa exhibition ba ito? Oo, para sa port exhibit of port solution. Tell us something about it, Kuya Gino. So itong inlay na to, basically mas yung second generation ko mas more detailed na yung mga ito kasi land ano to eh scenery of Paris. So mas detalyado na yung ginagawa ko, hindi lang siya mga parang yung intricate details dito, maliliit na to eh. So ilalabas ko na rito yung mga mas detalye para mas lumabas yung mga landmarks. Tatalpak na yung maliliit na detalye, grabe. Pero pag nagda-drawing, dinodrawingan ko yung kasi ito yung parang pinaka canvas ko eh, yung board. Yung canvas ko, tinitingnan ko kung ano yung itsura ng wood grain niya. At saka kung ano yung natural art niya. Parang katulad dito, meron na siyang mga natural na parang ulap. Bigla na siya merong ganyan. So, hindi ko na siya babaguhin. Diyan ko, kaya siya ang naging ibabaw. Dito naman, kung titingnan, parang siyang merong river na flow. Hindi ka na maghihirap. Hindi na ako maganas. Pero doon, so ang tawag ko doon, yung combination ng natural art at saka human art. Kasi yung natural art, maganda na siya. Tama. So ngayon, imamanipulate mo na lang yung natural art para mas lumabas siya at makita ng tao, wow, ang ganda pala ng natural art. So, kasi napakagaling ng lumikha eh. Tama. Napakagaling niya. Ang problema, hindi natin nakikita ito. Kaya nga sabi ko nga, ang trabaho ng artist ay i-enhance niya kung ano na ang nilikha. Tama. Para makita ito, yung kagandahan, yung magnificence na nang lumikha, yung art form na ginawa niya ay makita ng karamihan. So, yun yung purpose ng bilang artist na ginagawa ko. Na mapakita ko yung natural art, yung beauty na ginawa ng lumikha. So, dito sa sketch ni Kuya Gino, sabi niya, sa vegan to, particularly sa ang, ano, mismo sa sentro ng vegan, di ba? Oo, ito yung Calle Crisologo. Ayun, ano, nakarating na. Calle Crisologo, dinagdag ko lang dito yung Bantay Tower. Tama. Pero malapit lang naman din. Halos parang tumawid ka lang ng kalsada eh. Oo. So ito, bali same process. Kasi meron ka ng mga inlays dito eh. Mga, ilan ba niya? Tinapal. Nag-i-inlay ako doon. Kasi minimix ko din yung modern. So yung mga sira sa kanya, mga crack. Nilalagyan ko siya ng inlay. Kung ano makikita kong para maglumabas na it's a modern art. Kasi itong art form na to, ano eh, 5,000 years ago eh. Oo, grabe. Sa Amerika, merong gumagawa ng ganito, babae. Isang babaeng artist. Kalimutan ko lang yung pangalan niya, pero wood sculptor siya na female. Sa Amerika, ginagawa niya. Sa India, meron din. Sa Europa, meron din. Kaya lang, kukunti lang talaga ang gumagawa. Particularly sa Germany, maraming gumagawa nito. Hanggang ngayon, sa Italy, sa Sorrento particularly, meron doon isang botega, Musei Botega, na may mga matatanda na rin gumagawa nito. So, dahil sa karamihan na gumagawa nito ay matatanda na, it will become a dying art. Kasi sa tedious, sa ano eh, sa detalye ng paggawa niya, sa tagal ng paggawa niya, marami nang ayaw eh. Parang ayaw nila gawin kasi
unang-una, material ang hirap. Parang nakakapagod ba sa kanila? Tapos, mahirap yung material, tapos ang tagal gawin. Sa, particular dito sa Pilipinas, meron na rin mga, ano, yung mga katulad ng mga halaman, mga plants, ganyan, mga dahon, gumagawa yun. Ang pinaka-popular sa atin yung bone inlay. So, meron na rin yung mga... Doon sa loob, meron akong bone inlay doon eh, na niregalo sa akin ng kaibigan ko, mga bulaklak, mga dahon-dahon. Yun lang yung sopa na nakikita mo dito na art. Karamihan, mga bone inlay. Tapos meron din napang yung mga para mga flowers na nilalagay nila sa mga headboard. Maliliit lang. Oh. Mostly mga accent. Ang ginagawa nila, mga accent. Pero in European, in European side, doon talaga mga ganito ang ginagawa nila, detalye. Pero mostly karamihan makikita mong mga ganito sa mga museum. Mm. So, mga museum pieces, sa Louvre, marami. Doon yung collection ng Cairo. Kasi siya ang may pinakamarami. Tapos sa Versailles Palace, si King Louis XIII. Yung mga furnitures niya, grabe. Ang dami mga inlay. Mga ganitong klase, mga scenery. Mga day-to-day scenery, pinalagay niya, pina-inlay niya sa mga furnitures niya. Kaya kung even sa Taj Mahal, yung dating siya, meron din doon mga inlay, mga sceneries. So kung titingnan natin, ang karamihan na makikita natin ganito ay collection ng mga kings, ng mga emperors. Mm. Kasi during that, sa sobrang tagal niya, syempre, very crude ng tools na ginagamit. Sobrang tagal. At sino ang kayang magbayad ng mga artisans during that time? Pero nung panahon na yun, may mga tools na bang pambihira na ngayon nagagamit din? Ang ginagamit ko pa rin naman kasi chisel. Gumagamit pa rin ako ng chisel kasi mas sa akin mas precise pa rin ng chisel. Kasi ang machine, pag sumablay ka lang ng konti, wala na. Yung tinabas mong kahoy, wala na. Wala nang gusto. Kailangan mo magtabas ulit, maghahabol ka ulit. So, hindi siya precise unlike sa human, talaga? Yes. Yung precision kasi kailangan saktong-sakto eh. Kasi pag hindi siya sakto, hindi siya yung fit na fit, wala, kakalas lang siya. Kakalas lang. Grabe. Bago ka nag-college, di ka ba nalito kung ano yung kukunin mong kurso? Noon kasi, yung mga magulang, pinababayaan nila yung... Meron mo mga magulang na sinasabi nila, ito kukunin mo. Pero ako kasi, pinabayaan ako ng magulang ko kung anong kukunin ko. Tapos, na-influence ako ng mga kaibigan ko na magdo-doktor. Magdo-doktor. So, basically, kumuha muna ako ng pre-med. Then, nung kumuha na ako ng pre-med, hindi yata ako para doon. Although, magaling ako sa magaling ako sa dissection. So, yung nitty-gritty, mga maliliit. Kahit maliliit na ugat ng mga specimen, kaya kong ilabas yun. Nakikita ko yun. So, maano ako doon sa detalye ng minute details eh. Mm. So, I don't know. Siguro nakatulong sa ngayon yun sa detalye na kahit maliliit, na pagtsatsagaan ko sa ginagawa ko ngayon sa mga sculpture ko. So, doon ako nag-umpisa. Ayan, commission work to. Pina-commission sa akin, hindi pa nakukuha. One of my earliest patron. Namatay kasi yung dog niya. Mm. This one na ginawa ko, hindi siya kasi moving. Mm. So, upon developing this, kasi gusto ko siya maging dinidevelop ko siya into a, what do you call this, without any electronic or ano, dinidevelop ko siya into what we call this yung perpetual movement. Nagagalaw siya na without any connections. Without any electricity or anything ano. Tama. Kaya kung titignan mo itong ito, nag-move na siya. Nag-move na to eh. So, ang inaaral ko na lang dito is basically yung precision niya. Na, kailangan kasi very precise siya eh. Oo. Para makuha yung mapapagalaw ko lahat siya. Simple way. Oo. Na hindi ko pa ma-discover pa paano eh. Oo. Pero malapit na ako doon. So, may mga pangalan pa lang bawat isa nito. Oo. Kung matatandaan mo. Yung mga Maria, kasi ito yung tinatawag kong funky na Maria, kaya may color siya. Kasi iba yung character eh. Kaya makikita mo meron siyang gano'n. Di ba yung Barusaya? Tapos ito naman yung nature lover outdoor na Maria, kaya may mga dragonflies. Mahilig ako sa dragonfly eh. Yung visualization mo. Tapos ito naman yung Maria na very conservative. Kaya makikita very simple. Pati yung color na ginamit ko sa kanya ng halos monochromatic. Oo. Kasi very simple siya na Maria, very conservative. So ito yung tatlong Maria ko na artwork. Okay.
Iba-ibang kahoy ba yan? Yeah, iba-ibang kahoy yan. Kasi dati, ang ginagawa ko is more on mga functional art. Mga mesa, upuan, bangko, kung ano-ano eh. Hanggang sa maraming mga pinagtabasan. So, yung mga pinagtabasan, dahil sa mahal lang mga kahoy na yan eh. Dahil hindi siya yung mga ordinary wood na mabibili mo. Punta ka ng hardware, makabili ka na. So, ito yung mga matitigas talagang kahoy. Nangihinayang ako. So, nakita ko na pwede ko siyang gamitin sa mga, sa art, sa mga kulay na, nakita ko sa mga ano, sa mga ibang... Oh, kasi yung mga wood grains, di ba, iba-iba yung ano niya, texture niya, iba-ibang kulay. Particular, nakita ko sa mga old masters na wala na ngayon, na papaano nila ginagamit ang mga retaso ng kahoy into an art form na kakaiba at maganda talaga, na walang natatapon. So, kaya nga hanggang sa mga maliliit, iniipon ko siya. Iniipon ko yung maliliit kasi nagagamit ko yung mga maliliit na pirasong yan, iba-ibang kulay, pero nagagamit ko siya. So, sayang eh. Eh, hindi mo naman na ma-recover yung mga yan eh. Kung tatapon mo lang, gagawin mong uling, sayang. Paliwanag mo nga sa amin to, Kuya Gino, itong bago mong ginagawa. Or exhibition ba to? Ang plano ko, i-exhibit ko to, itong anong to. Nung nakita ko kasi siya, ang una ko nakita dyan, ito kasi ano na eh, yung discarded dahil ayoko siya tawaging reject, pero sa kanila reject siya. Dahil unang-una meron siyang sira. So basically dahil may sira siya, ayaw nila yan. So halos sa kanila discarded na yan. So kinukuha ko siya, binibili ko siya sa mga furniture shops, kung saan ko na a-acquire yung iba't ibang mga ganitong klaseng ano. Nakita ko kasi meron siyang wood grain. Yun. Itong wood grain sa gitna, particularly, na meron na siyang natural art. Na natural flow. Oo. Meron siyang hugis na shape na mukha siyang, nakita ko mukhang damit ni Birhing Maria. So mula doon, nakakuha ako ng inspirasyon. Sabi ko, gagawin ko siyang Birhen Guadalupe. Kaya nung ano, ginuguhitan ko siya. So pag dinadrawing ko na siya, doon ko ngayon ilalagay yung mga different patterns at ginagamit ko rin yung mga wood grain ng kahoy. Kasi syempre ang damit kasi syempre may mga pag nagpipinta ka, 'di ba? Merong mga ano yan eh. May mga lukot-lukot. So paano ko rin i-capture yung lukot-lukot na 'yon? Tapos paano mo rin i-capture syempre yung pag nagpipainting ka, may light and shadow. So, paano mo rin gagawin sa wood yun? So, pinipili ko yung mga wood na meron siyang magla-light, meron siyang magda-dark para yung pattern niya, makaka-create siya na parang nagpipinta rin. Oo, correct. So, parang nagpipinta ako na ang ginagamit ko, mga tinabas na kahoy na ibinabaon ko isa-isa. Kaya nga hindi pwedeng sabay-sabay eh. Kailangan talaga isa-isa eh. Kasi pinag-aaralan mo yung flow ng wood grain para mapalabas mo yung image. Kasi pag ginawa mo, tinabas mo lang siya at nilagay mo, ininlay mo isa-isa, hindi mo mapalabas yung ano, yung imahe na gusto mo eh. Meron papakita si Kuya Gino na isang obra niya, na isang dragon. So basically, ito yung benevolent dragon. So, ginawa ko to kasi this year is yung tinatawag natin Year of the Wooden Dragon. Yun. Pero kung titingnan natin, ano bang storya ng wooden dragon na ginawa lang mo siya para magkaroon ng dragon? Basically, the story of the benevolent dragon is yung race ng mga mythical animals. So, sila dragon, sila rat, sila dog, nag-race sila. Si dragon talaga ang nauuna. Nauuna siya sa race. But the thing is, tumigil si dragon. In the middle of the race, tumigil siya kasi nakita niya yung village. May nakita siyang village na nasusunog. So, tinulungan niya yung mga villagers patayin yung apoy. Kaya kung titignan, itong ball na to sa gitna is color red, symbolizing yung fire. Yeah. Na pinigil niya, na pinatay niya para masave yung village. Kaya hindi siya ang nanalo doon sa race. Kaya sabi, benevolent dragon. Galing, ganda. Oo. Yun nga lang, ang purpose ko kasi nito, gusto ko kasi ma-capture yung dalawang image, yung dragon at saka yung village. So, kung sa iba, napakaraming tumingin yan, ang nakikita nila ay yung village.
Tapos later on nakikita nila, ay, dragon pala. Yung iba naman, ang nakikita, dragon. Tapos pag nilapitan nila, ay, meron pala siyang village. Meron mga detalye. So, dalawang image ang nakikita. Kaya kung titignan yung mga roof, yung Chinese roof na ano, inano ko, para siya yung maging ano ng shape ng, ng dragon. So, yan yung story ng Benevolent Dragon. Ayos. Yung market tree kasi, basically, nakapatong siya. So, tinataba siya. Pag tinabas mo yung mga pieces of wood, ina-assemble mo na parang puzzle. Oo. Tapos, ipapatong mo siya sa ibabaw ng board. So, yun yung market tree. So, nakapatong lang siya sa board. Nakapatong lang siya. Itong inlay naman is merong process ng subtraction. So, kailangan mo siyang ukitin. So, ukitin mo yung nais mong ano, shape. Tapos, saka i-embed mo yung... Saka isalpak yun. Ang tawag dito, magkakaroon ka ng substitution ng different color of wood. So, ito baon. Kaya mas matibay siya kasi mas malalim ang baon. Hindi siya nakapatong lang. Ito ang first bench ko. So, mga ganito lang ang ginagawa ko dati. Mga benches, chairs, tables. So, nag-umpisa ka muna sa mga benches, di ba? Functional. So, pero ang ano dito is manipis. Yun yung catch na manipis siya. Pero pwede. Woo! Nakakatawa. Hindi nagbe-bend. Di ba? Less than an inch. Less than an inch siya. Pero hindi siya nagbe-bend. Akala ko nga parang 3/4 size lang ng plywood eh, di ba? Mm-hmm. Pero, kung susuriin mo, kinakat niya bawat individual niya, di ba? Mm-hmm. So, magkakadikit-dikit niya lang siya. Tapos may inlay nito lang mga... Ngayon talaga ako sa... Nakita ko nga yung mga... Sa tutubi. Symbol mo eh, mga tutubi. Mm-hmm. Kaya ako mga nakita. Nabanggit mo yung mga tutubi na yan is parang simbolo. Merong mga significance sa ito. Nung bata kasi ako, mahilig ako manghuli ng tutubi. Yun. So, maliit pa lang ako niyan. Especially pag ganitong panahon, summer. Mahilig ako manghuli. Nanguhuli talaga ako niyan. Ang dami. Lalagay ko pa sa garapon. Nung mga panahon na yun, ang ibang tutubi. Oo. So, it brings back my happy childhood memories. Itong tutubi na to. Binabalik niya sa akin. Kaya mahilig ako sa tutubi. At saka yung symbol ng tutubi. Nakailang tutubi ka na? Mula nung nag-umpisa ka? Hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang eh. Sa mga inlays, nakikita ko pa rin eh, yung mga tutubi. Oo, talagang nilalagay ko siya. Nilalagay mo siya. Nilalagay ko yung tutubi sa mga inlay ko. Parang trademark ko, parang trademark. Part ng signature ko siya, yung tutubi. So, kasi ang symbol kasi ng tutubi is fast change. Naging professor ka pala? Nagturo ako sa kolehiyo. What type? Tinuturo ko sa social science, basically. Philippine history, Philippine government and constitution, Asian civilization, world civilization. Basically, social science at tinuturo. Grabbing, oh. Speaking of that, yung ano, sabi mo, natrabaho ka pa sa, as a national politician. Yes, oo. Kasi ang studies ko talaga is basically political science and public administration. Oh. So, basically, government. So, after graduation, aside sa kasi ang pagtuturo ko dati is para kong sideline. Mm. So, ang trabaho ko talaga is political officer. Mm. So, nagtatrabaho ako sa mga politicians, sa mga national politicians to develop their campaign strategies and implement their campaign strategies, do political research, political intelligence para sa kanila. Wow. Meron ako mga nakikita na mga early works na ginawa. Pero sabi ko nga kanina, more on mga accent. So, accent ng mga dahon, ng mga flowers, nilalagay sa headboard, nilalagay sa ibabaw ng cabinet. So, more on accent. Not more detailed na mga image siya na katulad ng mga portraits, na mga sceneries, mga landscape. Hindi sila gumagawa dito sa Pilipinas. Mostly in European side, doon siya ginagawa. Some in Asia, katulad ng Indonesia, meron sila. Malaysia, China, and India. Pero Vietnam is more on marquetry, ang Vietnam eh. Nagde-demo ako ng inlay eh. Oh. So I have done already twice.
pinapakita ko yung papaano ginagawa. Papaano siya yung technique, yung process ng paggawa. Mm. Kasi pag hindi mo naman ipasa ito, it will die. Sabi ko, it's a dying art eh. Mm. So, pag nawala na to, as in, hanggang sa mangyayari, makikita na lang to ng mga tao sa mga museum, sa mga private collection. So, hindi na makikita ng tao, hindi niya malalaman na, ah, ganito pala nun. Parang walang susunod or walang susunod. Gagawa. Kaya ako, pinapakita ko siya na, ito yung mga possibility na pwede gawin. Meron ka bang upcoming exhibition? Etong June 2024, yung fourth solo ko. Sa akin home gallery, yung exhibition ko na Pushing the Limits. Okay. So, three dimension, Pushing the Limits. Kasi dito, yung first model ko ng mga sculptures, dinevelop ko pa siya, pinush ko pa siya para mas mag-evolve siya further tungo doon sa cultural side ng Philippine culture, basically. Na makikita rito, kasi very modern ng sculptures ko, pero kinakabit ko rito yung cultural aspect ng Pilipinas. So, kinumbine ko na sa dinagdag ko na yung cultural, Philippine cultural side na makikita doon sa sculpture. Na madidistinguish talaga na, this is Philippine art. Hmm. Idagdag ko lang yung yung nabanggit ko ninyong laro. Paano nag-come up yung idea doon? At paano ka nakapag-exhibit doon? Oo. Yung exhibition ko na laro, yung solo exhibit ko na yan, na ginawa sa Eskinita Art Farm, basically, ito yung, kaya laro yung play series ko. So, may mga dinevelop akong functional sculpture, interactive functional sculpture, na ang purpose kasi nun yung it's ang nangyayari kasi sa mundo ngayon, ang pamilya nakatutok na sa gadget. Wala na yung interaction. Misa nga, mag-uusap ang pamilya, ang tatay, nanay at anak, hindi sila nag-uusap through conversation. Nag-uusap sila through messages. Through messages na. Misa nga, magkatabi na lang sila, nagme-message. Daddy, kakain na tayo. Mommy, kakain na tayo. Para nagko-converse kayo through ano. Mm. Tapos, hindi kayo nag-uusap. So, hindi nyo alam. So, kaya ginawa ko, gumawa ako ng sculpture, functional sculpture, na magagamit ng adult to adult, adult and kids. So, para maano nila yung fun time ng family. So, meron ako ron katulad ng ganito na siso yung lawin-lawinan, yung going up and down. Tapos, meron naman akong yung isang klasiko na urong-sulong, yung going forward and backward. Tapos, meron naman ako yung isang functional ko doon na going left and right. Okay. So, basically, ito, nagagamit siya ng malalaking tao. At hindi lang isang tao gumagamit, kundi maraming tao. Tapos, meron naman ako doon yung para siyang sasakyan na nahasaksyan siya na nag-roll naman siya. So basically nandito yung naka-involve dito yung physics sa mga sculpture ko na to kasi ginagamit ko siya ng mga wood parts at tinitingnan ko doon yung ano yung strength ng wood na hindi siya basta-basta masisira, dine-develop ko siya, ini-improve ko unti-unti. Kasi to trial and error, ano ba yung matibay? Ano yung hindi? Kasi dine-develop ko siya into 1 year ko dinevelop yung ano yung mga moving parts ng mga sculpture na to na masasabi ko matibay siya. Ang sa akin sa mga young artist na or na gustong pumasok sa wood, dalian nyo. Kasi pakonti ng pakonti ang artist, particular yung mga sculptor na gumagamit ng medium na wood. Unang-una, hindi mo naman kailangan, Ako nga, minsan namumulot lang ako sa ulingan eh. Pupunta ako dun sa mga charcoal pit. Kaya nga sabi ko, these are rescued wood. Oh. Kaya ito yung mga maliliit kong pyesa, yung mga discarded nila, inayawan. Binibili ko sa kanila. So, binibili ko dun, pinupulot ko, sinasako ko. Tapos, kaya binibenta nila sa akin dahil ang bili ko sa kanila, mas mahal pa kaysa gawin nilang uling. Yung nga lang, pinipili ko eh. Pipiliin ko sa kanila. Sabihin ko, magkano ba ang isang sako ng uling? Pag inuling mo yan, sabihin nila, sir, 250, 350. O, gawin ko 500 isang sako. Tontuwa sila, wala silang kahirap-hirap. Ang point dito, nagagamit pa natin na into a sculpture, nabigyan natin siya ng second life. So, hindi ganun kahirap ang medium na wood. As long as you can
you can explore what we, you can do doon sa medium na yan. Sabi nga eh, if you're really an artist, everywhere, nandiyan ang medium. Depende talaga sa iyo kung paano magagamitin ang medium na yan. It doesn't need to be very expensive. Mayroon ka bang gustong pasalamatan? Unang-una, si Sir Ross Capilli. Siya ang nag-open ng door. Yes. Sa akin. So, from Ross Capilli, sa ano, na-meet ko yung mga ibang collectors and artists na nagbukas din ng pinto. From there, na-meet ko na naman katulad si Ismael. Through Ross, si Ismael Esber, na-meet ko yan. Tapos, binuksan niya na naman ang door sa isang... Sinama niya ako sa isang grupo, binuksan niya ang isang door. Then from that door, nag-open na naman ang another door. Ang isang open hanggang sa ngayon. So these people na I meet, na hindi ko akalain, na lahat na mamimit mo na tao, kahit hindi ngayon, kahit hindi sa isang taon o dalawang taon, magugulat ka na lang. Just like Sam Penaso, I met him basically 2018, 2019. Na-meet ko siya parang hi, hello, ganyan. Pero when we meet again after, nagkikita-kita kami, pero when we meet again in another show niya, something like 2020, 2021, he opened another door for me. So, nga palang lubos na pasalamatan ang aking number one na supporter at nagtulak talaga sa akin, si Sir Don at ang kanyang asawa, si Sir Al. Talagang grabe support na binigay sa akin. Iniikot talaga nila ako sa lahat ng major art fair sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, sir. Ma'am, thank you. Salamat sa iyo, Thundercat, sa pagpunta rito sa aking home studio. Salamat din sa pagpapa-unlock. Ako ay natutuwa. Siyempre, ako naman ay simpleng vlogger lang din na gusto kong ma-impart sa atin ng mga artists na matulungan sila. Pahayag ang kanilang mga salubin, mga istorya ng kanilang buhay.